Ang gagawin ko, magpapakita na lang ako ng ilang comic strips ko, yung mga favorite na nagawa ko. Tapos, gusto kong ikwento sa inyo yung mga kwento sa likod nitong comic strips na to. Kasi gusto kong ipakita sa inyo na sobrang joke time lang yung ginagawa ko, na kahit sino pwedeng gumawa nito. Kahit kayo, kayang-kaya nyo nang gumawa ng comics. So, dati pinag-lecture ako ng pinag-workshop ako ng paggawa ng comics sa isang university dito sa Manila. Tapos, lumapit sa akin yung estudyante na girl. Sabi niya, "Sir Manix, pwede bang mag-sit-in yung boyfriend ko?" Sabi ko, "Sige, pasit-in mo yung boyfriend mo." Hindi, tinawag niya na yung boyfriend niya. Pasok sa pinto, pogi. Pasok na yung jowa niya. Umupo dun sa harap ng classroom, umupo. Ayan. Tapos itong student na girl, biglang kumandong dun sa boyfriend niya. Tapos yung lalaki, umakap dun sa girl, tapos tinitingnan yung drawing, sabi, "Galing-galing mo naman, babe," ganyan. Tapos ako, hindi ako, sobrang na-OP ako sa kanila na hindi ko sila matingnan. Parang grabe yung pag-iibigan nila. Talagang hahamakin nila ang lahat para sa love nila. Tapos sinisip ko na, paano kaya kung prof ako na matanda, na mataray, na hindi ko ma-team yung ganyang pag-iibigan na ginagawa sa classroom ko. So pag-uwi ko sa bahay, kinomics ko siya. So may teacher na nagtuturo, tapos may dalawang estudyante na magkakandungan sa harap. And so the infinite series shall Island Tech. "Hoy, magkakandungan na naman kayo sa klaseng to. Ano ba tingin nyo dito sa classroom, ha? Kabaret? Diyos me. Eh kung ako kaya yung may kakandungan sa harap nyo habang nagtuturo, ha? Gusto nyo, ha? Hoy Enriquez, punta ka dito." "Po, ma'am, punta ka dito," sabi. "O ayan, ganyan. Gusto nyo, ha? O, lambingin mo ako. Ma'am, magdadrop na po ako, ma'am." Yan. So ganun lang yung paggawa ko ng comics, na totoong nangyari siya dyan sa paligid. Tapos i-exaggerate ko lang talaga ng matinding-matindi. Yan. So next strip na ipakita ko, may nagturo kasi sa akin na isang idolo kong komikero, si Paul Medina Jr. sa Pugad Baboy. Idol ko talaga yun eh. Kasi hirap na hirap akong gumawa ng comics noon para sa dyaryo. Kasi Monday may isip akong nakakatawa. Tuesday may isip akong medyo nakakatawa. Wednesday, medyo corny na yung joke ko kasi pagod na ako eh. Thursday, parang pilit na talaga. Friday, gusto ko na magpakamatay kasi wala na akong maisip talaga eh. Tapos Sabado, parang ayoko na maging artist at all. So sinabi sa akin ni Paul Medina na mag-isip ka lang ng isang theme or isang topic, tapos pahabain mo siya for the whole week or for the whole month kung kaya mo yan. So nung week na to, laging magkahandong ang students yung ginagawa ko. "Damn it, ano ba? Hanggang sa finals ba naman natin itong klase, eh, magkakandungan pa rin kayo? Mahiya naman kayo kahit konti, Diyos ko." Buong SEM ko binigyan ng break yung ano, show em all na pag-iibigan ninyo. "No, give us a break. Ang OA na eh, ang OA na." "But sir, abnormal growth ko lang po siya. Nilagyan ko lang po ng mukha at persona para hindi na ako malungkot tuwing gabi. I call her nanny. Puro nana lang po kasi yung loob niya. Yes, may abnormal growth lang siya." Tapos mapapansin nyo na yung mga comics na ginagawa ko, sobrang simple lang nung drawing. Kasi parang 16 years na yata ako nagko-comics. Nung mga first few years ko nagko-comics, no, kaya pasikat ako niyan. Hanip yung mga drawing ko, may mga shading pa ako. Tapos kinakarir ko talaga yung anatomy. Ayan. Tapos napansin ko na, naalala ko na pag nagko-comics ka, napaka-importante ng story. As in story ang hari, siya ang Diyos ng lahat. Sa larangan ng comics, na ang comics hindi ka nandyan para magpasikat ng drawing, magpasikat ng ano, nandyan ka para magpasikat ng storytelling skills mo. So yung drawing, magagamit mo siya in service dun sa pagkwenta ng story. Ayan. So dapat mahanap mo yung perfect balance nung technique mo para makwento mo yung gusto mong ikwento. Ayan. Ngayon hindi ko pa rin napaperfect eh, pero at least nakikita ko na yung importance niya. Yan. Tapos tuwang-tuwa ako sa mga terms na, alam nyo ba yung term na ninja prof? Ito yung mga prof na kung kailan nyo sila kailangan, bigla silang nawawala. Ayan. So Kiko Machine presents ninja profs. Tok, 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 tok. "Oh my God, ma'am, kailangan na yung pirma nyo para sa recommendation ng thesis, ma'am. Deadline na po eh, ma'am." Tok, 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 tok. Ma'am, please, where are you? Hikbi. Tapos ninja, andun lang siya sa taas. Yan. Tapos napaka-important din sa paggawa ng comics yung facial expressions. Kahit hindi ka magaling mag-drawing ng tao, okay lang. Basta karirin mo lang yung
facial expressions, makakagawa ka ng successful na comics eh. Tapos meron akong isang favorite na character, basta bata lang siya, tapos napaka-philosophical niya, pangalan niya si Alpha Omega. Lahat ng mga natutunan kong mga philo, kung ano-ano sa philo class, sinihirit ni Alpha Omega. So, Kiko Machine Comics presents I Am the Alpha, I Am the Omega. Yung title nito, Tibok ng Utak. Alpha O, ano yung mas matimbang para sa'yo? Something to die for or something to live for? Sabi niya, something to be for. Tapos, ay putek, the portal of non-comprehension. Lumalamon niya ng tanga. Oh my God, buti na gets ko. Tapos ito, Alpha Omega rin. One sentence, mind devastator. Sabi niya, if I were you, who am I? Tapos sumabog lang yung utak ng kausap niya. I'm the Alpha, I'm the Omega. One sentence, mind devastator. Less is more. More or less. Tapos sumabog lang yung utak ng kausap niya. Tapos dami nagtatanong sa akin na panik sa mga bano ko yung ideas mo, yung mga kwento mo para sa comics. Lagi ko sinasabi na nandiyan lang talaga sa paligid. Dapat yung utak mo parang sponge eh, na kuha ka lang ng kuha ng stories. Tapos, kunyari itong If I Were You, may galing yan sa inuman eh. Parang college pa kami, tapos meron may birthday, tapos nasing na may birthday, tapos pag-uusap namin tungkol sa pag-ibig. Tapos, sinom siya ng inom, tapos sabi niya, alam mo kasi, If I Were You, who am I? Suka na siya. Habang isukahan siya na lahat doon, parang kung pumikero ka, kung manunulat ka, dapat kuha ka ng mga ganong stories. Tapos, na-realize ko rin na ang magagandang kwento na isulat, na subukan nating isulat, yung mga nararanasan ng lahat, mga maliliit na gems dyan sa paligid, pero yung hindi sila nagtitake ng time para isulat ito. Kasi parang wala lang yun eh. Mga parang alikapok lang, nanikita, parang ang ganda, tapos makalimutan na. Pero kung ikaw, napansin mo yun, tapos sinulat mo, hinahilight mo, doon ka makikilala kasi pinapansin mo yung maliliit na bagay na napansin ng lahat pero yung struggle lang natin. Yeah. Tapos, isa sa 90% ng stories na nagagawa ko, nakukuha ko rin sa pagko-commute. So, itong pag-gather ko ng material talaga, magko-commute ako. Kahit wala akong kailangang puntahan, kahit hindi ko naman kailangang gawin, magko-commute talaga ako para kumuha ng kwento. So, madalas sasakay ako ng MRT kasi kakarinig ko talaga na rush hour. Yung siksika yung talagang baho na talaga ng mga tapos talagang makakalimutan mo yung sarili mo sa siksika. Kasi dami nagkikwentuhan talaga na pagulong. Dami yung makukuha. Tapos tuwing umuwi akong galing sa jeep, sa MRT, dami talaga yung nasusulat. Ito galing to sa isang jeep na nasakyan ko. May mag-jowa na sumakay dun sa harap ng driver. Tapos yung lalaki, sinasabi niya dun sa girl, I love you. Pero yung babae, kung ano-ano yung sinasabi. Ayan. Tapos, nakakatawa talaga. Sinusulat ko sa notebook yung pag-uusap nila. Pero nakatingin ako sa malayo. Kunyari, walang pakialam. Ganyan. Pinasusulat ko yung usapan nila. Tapos, pag-uwi ko, kinomics ko. Tapos, sinexaggerate ko lang. Ayan. So, sabi nung... Hirap magbasa nito. Sabi ng lalaki, mahal mo pa ba ako? Sabi nung girl, ano ba namang klaseng tanong yan? A serious one, just answer please. But what kind of, gusto ko lang naman marinig sagot mo. Why are you even asking me that? Hindi naman basta, ba't di mo lang sagutin? Paano ba naman ako sasagot sa tanong na hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang tanungin? Ba't di mo lang sagutin? Hindi, at sino ka ba in the first place? Kanino mo pa ako sinusundan? Wala lang, just wanted to hear. Yan. So yung first four frames, yan, verbatim yan. In-exaggerate ko lang yung last frame, yan. Tapos nung college kami, meron kaming sobrang yamang classmate. Tapos kinikwento niya sa akin na every Christmas, yung lola niyang mayaman, nakaupo, mamimigay ng pera, nakapila yung mga apo na bibigyan niya ng pera. Tapos sabi nung... Meron ba itong laser? Anyway, sabi nung lola, ay, ang lalaki na bigla ng mga apo ko. O, ilang taon ka na? 8 po, Lola. 8, oh my God, oh. 8,000. Yay, thank you, la. Oh my God. And you, ilang taon ka na nga? 10, Lola. Wow, 10,000. Yay. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh, ikaw, ilang? Wait, 10, Lola. Inday, pahingi ng tubig, parang sumisikip. Lola, 10 po, Lola. Inday,
Tapos biglang, no! Umiyak siya sa puntod ng lola niya. Ay, ang laki-laki niya na, mga opo. O, ilang taon ka na? 9, lola. Wow, o, 9,000. Yehey! Ako po, 8, lola. 2 ka pa lang kaya. Leap year ka pinanganak eh. O, 2,000. But lola, that's unfair. Anong unfair doon? Totoo naman ah. Yes, but aberration lang naman yan of some sort of man's system to the system of the universe. Big words. But it doesn't change the fact na 2 years old ka pa rin sa mata ng society. Yan ang hirap sa lipunan ngayon eh, mapang mata, mapang api. Bakit kayo papanig sa Inigo? Don't talk to your lola like that. Lika na. I'll be back. Oh, I'll be back. Ayan. Tapos isa sa madalas na gusto kong mapakita sa paggawa ko ng comics ay kung gaano kayaman yung kultura natin dito sa Pilipinas. Basta mahal na mahal na mahal ko yung corny mong pakinggan. Sobrang mahal ko ng Pilipinas kasi dami-dami-daming napakagandang kwento dito sa bansa natin. Basta hindi ko maubusan ng material para sa akin. Ang galing, no? May paniniwala pala na ano, kung ano yung suot mo pag namatay ka, yun ang suot mo pag yun ang suot mo pag nagmulto ka, ganun. Basta kung yun yung suot mo for all eternity. Ah, oo, tas yun yung damit mo forever. Wala lang, weird, no? Paano kaya kung mamatay ka sa isang costume party, no? Wild. Tas ikaw may pakananin itong putang ng fairy team ng party, di ba? Ah, I'm sorry. Yeah, so may nagmumulto rin na naka-fairy costume na duguan. Yan. Tapos, basta tuwan-tuwa ako dun sa kultura natin. Yaman talaga. Dating nung undergrad ako, nakitira ako sa isang pamilya sa Catanduanes. Basta para mag-shoot ng mga documentary, ganyan. Tapos yung nanay nung bahay, tinanong niya, oh, Manix, ano ka ba? May girlfriend ka ba? Sabi ko, wala po, ganyan. Sabi niya, gusto mo turuan kitang gumawa ng gayuma? Sabi ko, ay, sige po. Alam niya yung gayuma, di ba? Love potion, di ba? So sabi ko, sige po, paano, yan. So nilabas ko yung notebook ko. Tinuruan niya akong gumawa ng gayuma. Tapos ituturo ko sa inyo ngayon. Ito yung formula na nung gayuma. Pwede niyo isulat. So sabi niya, so hindi ko naman gagawin yung gayuma, pero naisip ko yung comics ko to. So kung saang lugar ka nakatira, alamin mo yung pinakamataas na bundok ng lugar niyo. Ayan. Tapos, so kung nalaman mo na kung ano yung bundok na pinakamataas, akyatin mo to habang madaling araw. Dapat hindi pa lumalabas yung sun sa horizon na akyat mo na yung tuktok. Ayan. So pagdating sa tuktok, dapat wala pang sumisilip na araw sa horizon. Ha? Maghintay ka lang doon, tapos tumingin ka lang doon sa himpapawid. Ayan. So pag nakatingin ka na, tapos lumalabas yung araw, ayan na, oh my God, di ba? Lumalabas yung araw, nandahan. Habang lumalabas yung araw, hindi ka pwedeng pumikit. So nakabukas na yung mata mong ganyan. So kumahal mo talaga sa kakaririn mong hindi ka pipikit. So mahal na mahal ko talaga sa, ayan. Pag buong-buong-buo na yung araw, pag bilog na talaga, yun, pwede ka nang pumikit-pikit na yun. So dapat karirin mo talaga yung minutes na bukas na yung mata mo. So syempre punong-puno ng luha yung mukha mo, di ba? So kumuha ka ng panyo, dapat may panyo ka na, alam mo yung mga panyo na blessed, yung mga mukha ni Kristo, ganyan. Basta dapat nasa blessed yung panyo, may pahid mo sa mukha mo. Tapos pigain mo sa empty bottle ng soft drinks. Ayan. Tapos bete ka ng, mahirap talaga umibig eh. Mahirap ka na, mubaka na ng bundok, daladala yung bottle of tears mo. Ayan. Pagbaba mo, kumuha ka ng sigarilyo, buhos mo dun yung luha sa sigarilyo. Ayan. So may sigarilyo ka ng basang-basa ng luha, di ba? Papatuyuin mo ito overnight. Ayan. So kinabukasan, haba na, sorry. Nabukasan, meron ka ng sigarilyo na natuyo ng luha mo. Sindihan mo to. Yung unang makakamoy nun, mamahalin ka forever. Ayan. So maniwala ka man o hindi sa formula na yun. Matutuwa ka kasi dami nating ganyang mga kwento. Kung pumunta ka sa ibang probinsya pa, iba pa yung formula nila ng gayuma. Ayan. So gayuma pa lang yan. Parang dami pang mga ganyang kwento. So yun yung lagi kong sinasabi sa mga gusto magsulat, gusto mag-comics, na andyan lang sa paligid talaga lahat ng mga kakailanganin mong kwento. Yeah, tapos, kwento ko lang sandali yung pinsan ko. Kasi dati nagda-drive sa Katipunan,
Tapos may nakagitgitan siyang isang kotse. Tapos bad trip na sila. Nagbaba ng bintana yung isang kotse. Sumigaw siya. Sabi niya, "Hoy! Putang ina mo!" Yung pinsan ko nagbaba rin ng bintana. Sabi niya, "Hoy! Ang pangit mo!" Sumalis na siya. Tapos kung isipin mo, sino yung mas nasaktan dun sa sinabi ng isa? Dun sa putang ina mo, "Oh, ang pangit mo." Di ba? Sino yung titingin sa salamin sa gabi at niisipin, "Shit, sobrang affected ako dun sa sinabi ng isa." Yan. So, ang dami-dami pang mga nuances ng wika natin na dapat lang talaga maging observant ka. Ayan. Tapos, eto, naalala mo ba yung kalupitan ng ating childhood? Yung pag napipikon na natatalo ka na, yung last resort na banat mo eh, ba't ang pangit mo? True. Ano kaya kung gamitin siya ngayon? Kunyari, lumaki na tayo, no? Kunyari, sa mga debate. Fallacy yan, kinokontradict ng argument mo yung mismong, ba't ang pangit mo? Kaya sa mga prof. De La Cruz, tagilid na naman yung standing mo sa ba't ang pangit nyo? O kaya wala lang, kunyari sa mga jeep. Boss, pwedeng pausag ng konti, ba't ang pangit mo? Ayan. Kaya sa government official. So may kaso ka na namang plunder na talaga, ba't ang pangit mo? Ayan. Tapos, yung haba. Tapos tuwang-tuwa rin ako dun sa mga, syempre naranasan natin to lahat, yung mga signs na bad grammar o mga wrong spelling, ganyan. Kasi sobrang nakakatawa talaga. Parang pag nakakita ko yun, naisip ko na ang sarap-sarap na mabubuhay. Isa nga, ang sarap maging Pilipino. Ayan. So dati may nakita akong isang antique shop sa highway. Tapos may nakasulat na malaking-malaking-malaki. Brand new antiques for sale. Ayan. So, tunga nga lang siya. Tapos dito sa isang canteen dati sa may UP, may nakasulat, "Fried chicken na manok, 25 pesos. Tapos panisipin mo, shit, napaka-philosophical nito ah. Fried chicken o manok. Ayan. Tapos dito, "Participants will get discount stabs." As in, STABS, sasaksakin ka. Pero discounted naman. Tapos dun sa may bahay namin, may nakasulat, "Bawal umihi dito, ASAP." Ayan. So talagang atras yung ihi mo eh. Tapos dito sa isang computer shop sa may Filcoa dati, merong picture ng napakagandang artista. Tapos may nakasulat sa taas, "Look at her, she's pretty, don't you?" Ayan. Tapos ang saya-saya lang kasi kung Pilipino, kung maintindihan mo yung sinasabi. Tapos, ito, tungkol din to sa wika na may time pa ba tayo? Tonto ako sa paggamit natin ng wika. "Ma'am, sorry ho, hindi ko kasi natapos yung research ko. Okay lang po bang ihabol ko next week? Carry bells." "Oh, talaga po, okay lang next week. Carry doodles." "Yay, thank you. Pati po yung mga bibliography chorba, okay lang next week. Carry boom." "Oh my God, super hardcore, ma'am. Promise, next week talaga. Carry boom boom pow." Sabi ng isang teacher, "Ang luwag mo naman sa mga estudyante mo." "Actually, I had no idea what I was saying. Nakiki-youth speak lang ako. Anyway, wala yun. Bagsak na yun si Tongak." Tapos alam niyo yung joke dati nung pagbata tayo, yung pagbagong gupit ka. Tapos sabi ng classmate mo, "Wow, bagong gupit. O, sinang gumupit sa'yo? Tara, patayin na natin." Ayan. So, kinomics ko siya recently. Sabi ng lalaki, "Wow, bagong gupit. Ha. Ano, buhay pa yung gumupit sa'yo? Papatayin ko na. Wahahaha. Si tatay gumupit ng buhok ko. Malubha na yung sakit niya eh. Itong gupit na lang yung regalo niya sa kaarawan ko. Wala na kasi kaming pera." Mas lumuha na lang siya. Tapos, dati nung nagsistart ako mag-comics, estudyante pa lang kasi ako eh. Pero ngayon, ang dami ko ng mga kabatch na mga professor na sila. So, ang dami ko ng mga point of view ngayon ng professors. Tapos, isa sa mga kinikwento nila sa akin, asar sila, eh yung pagbabagsak na yung student, biglang lalapit sa kanila tapos hihingi ng special project. "Ma'am, babagsak yata ako. Pwede pong gumawa ng special project na lang, ma'am." "Sige." "Yay, thank you. Kumain ka ng buhay na sanggol." "Po, ma'am, yun ang special project mo. Kumain ka ng buhay na sanggol sa harap ko tapos gumawa ka ng tula. Dapat mamove ako ah. Go." "Ma'am, di bale magdadrop." "Ay hindi, panindigan mo yan. Guard, kandado mo yung pinto. Kuha mo ko ng sanggol." Ayan. Forward ko na to. Ayan. Ito, last strip na muna. Ayan. So, dati may nakasabay akong isang student dyan sa somewhere. Tapos, apparently, nakalimutan niya yung word na para. Sabi niya, "Manong driver, oh my God, paano nga ba yung stop? Tigil, tigil ho." "What? Manong, tigil." "Ano nga ba yun? Is that tip of my tongue?" "Tigil, hinto ho, hinto." "Say what?" "Hinto, hinto."
Nope, hindi yun yung magic word. Stop, halt, manong, halt. Not quite. Utang ina, pause, tigil, immobility, zero displacement. Close but no cigar. Ayan. So, yun, ganun yung mga ginagawa kong comic strips. Makakabili kayo ng mga Kiko Machine Comics compilations sa lahat ng bookstores. Ayan, tsaka online. Pero ongoing pa rin siya sa Inquirer hanggang ngayon. Tapos, gusto ko lang ipakita sa inyo na lahat ng kwentong kakailanganin nyo, lahat ng inspirasyon na kakailanganin nyo, nandyan lang sa paligid. Tapos, bilang pagkatapos, gusto ko lang i-share sa inyo yung isang totoong story na nangyari sa akin na nakapag-inspire sa akin hanggang ngayon, kaya gumagawa pa rin ako ng comics. Kasi bata pa lang ako, gusto ko nang maging artist talaga. Parang gusto kong mag-drawing, gusto kong kung ano man basta, gusto kong maging artist kasi yung tatay ko cartoonist eh. So pangarap ko talaga yan. Tapos ang saya-saya ko noong nakachamba akong makapasok sa fine arts sa UP. Ayan. Tapos ang usong-uso na mode nun sa fine arts, dapat long hair ka, tapos dapat naka-black ka, tapos may goatee ka. Ayan. Tapos mas cool ka kung medyo mabaho kang konti, yung hindi ka naliligo. Ayan. Ibig sabihin, artist ka talaga. And so, first year, totoo yun, ganun kami natin. So, first year college kami, talagang ganun kami, medyo may amoy, naka-black, tapos mga long hair, may goatee. Tapos black section yan, yan. Tapos lahat kami yung mga fine arts. Basta fine arts, upo yan sa likod ng classroom. Sama-sama kami, mga naka-itim. Tapos hindi kami tatawa. Kakaririn namin na hindi kami tatawa talaga. Kahit nakakatawa yung mga nangyayari, hindi kami tatawa kasi dapat artist ka eh. Nag-iisip ka ng art moment. So, dapat cool na cool kang hindi ka natatawa talaga ganyan. So, ganun yung mode namin. So, maraming natatakot sa amin. Pero sa grupo namin, sa amin mismo, merong isang kaklase kami, pangalan niya si Niggs. Tapos kami mismo, takot kami dito kay Niggs. Basta kakaiba yung aura niya eh. Parang, gwapo naman sa amo, puti, long hair, naka-black, may goatee, ganyan. Tapos, pero may aura siya ng ano eh, na impending doom. Parang sa pakinggan lang niya bigla kung gusto niya. Ganun. Pero mabait naman siya eh. Anyway, so walang kumakausap dito kay Niggs. Pero ako, bilang gusto ko talaga makipagkwentuhan, tinabihan ko siya tapos nakipag-usap ako kay Niggs. Tapos kwento niya sa akin na older na kasi siya eh, kasi transfer siya tapos nakailang shift na siya ng shift ng course. Kinento niya sa akin na buong high school life niya tsaka konting college life, ano siya, devil worshipper, satanista siya. Tapos hindi siya yung pa-cool na Hail Satan, 666, ganun. Talagang taimtim siyang nagdadasal talaga kay Satanas na hindi niya pinapasikat. Talagang worshipper talaga siya. Tapos gabi-gabi, meron siyang malaking-malaking pentagram dun sa kwarto niya. Alam niyo yung pentagram, di ba? Yung star na baliktad na kulay red. Tapos may naka-superimpose na ulo ng kambing, tapos may mga symbols na ganyan, may mga Latin-Latin na nakasulat. So gabi-gabi nagdadasal siya. Tapos nagsisindi siya ng mga itim na kandila dun sa harap ng pentagram. Tapos isang gabi raw, habang nagdadasal siya sa puon ng kadiliman, yun, nagsindi siya ng kandila, nagdasal siya. Yung isang kandila, biglang lumutang, tapos dahan-dahan lumapit sa mukha niya. Tapos hindi siya lasing, hindi siya nagda-drugs. Talagang lumutang daw talaga yung kandila. Tapos sa sobrang takot niya, kinabukasan, sumali siya sa Youth for Christ. Ayan. So mas nakatakot pa yung mo niya. Nakatakot na siya. Tapos yung laki-laki ng cross niya dito, may nabakal eh. Ayan. So, tapos tuwang-tuwa ako dun sa kwento ni Niggs na shit, totoong nangyari to sa kanya. Parang short film, parang pelikula, parang novel. Pero totoo siya, nahawakan ko siya. Ayan, ganyan. Tapos doon ako na-inspire nung gagawa ko ng comics. Like kung sina-channel yung kwento na yun ni Niggs na ang dami-dami-daming mga weirdong kwento dyan sa paligid na totoo. So yun yung peg ko hanggang ngayon. Parang ilang years na. Yung pa rin ang peg ko sa Kiko Machine. Mga totoong nangyayari, totoong kwento dyan sa paligid. Dapat lang talaga maging observant ka. Tapos para sa inyo mga gustong magsulat, gustong gumawa ng comics, lagi kong sinasabi na kayo mismo, sigurado ko, ang dami nyo mga alam pang mga kwento na kayo lang mismo ang nakaalam, kayo lang ang nakita sa anggulo na to. Subukan yung ikwento, subukan yung gawing art, subukan yung gawing comics kung gusto nyo. Kasi ito yung power nyo eh, naranasan nyo to eh. Hindi ko magagawa yan, hindi yan magagawa ng kahit sino. Kayo lang ang makakagawa niyan. So parang panahon na simulan mo na rin sumubok na pumasok sa pagsusulat at pag-comics. Yan. Or kung anumang art form na gusto mo.
Yan, kung trip nyo. Yan. Maraming salamat po. Okay. Tatakbuhin na daw ang audience. So, questions? Anyone? Anyone? Uy. Questions? Guys? No? No questions? Starstruck daw sila. Parang wait lang. Judge ako pag nagtanong ako. Yes, okay. Hello po. Hi. Fan po ako. Thank you. Thank you. Thank you po. Ano po kasi 'di ba sabi niyo po kanina parang parang joke time lang po yung paggawa niyo ng comics kasi most of it are like the amenities of everyday life. Pero what about po yung 12 silent comics niyo po? Kasi yun po talaga yung parang umiba talaga sa mga gawa niyo kasi it's like bordering on morbid na nga po yung gawa niyo. So what's the idea there po? Maraming salamat sa iyong katanungan. Para dun sa mga hindi pa familiar, bukod kasi sa Kiko Machine, meron din akong ginawang comics na wordless. Ayan, ito yung mga comics na wala talagang salita. Ayan, may sample ako kaya lang maubusan tayo ng time eh. Ayan, so, pero yung mga kwento ko dun sa wordless comics naman, ito yung mga sobrang weird talaga tsaka malungkot tsaka surreal na hindi ko malabas sa Kiko Machine. Ayan, kasi dapat dyan nakakatawa eh kasi pang dyaryo eh. Ayan, so, nung ginawa ko yung wordless comics, nag-start lang yun dahil sa isang contest dati ng Fully Booked tsaka Neil Gaiman na may graphic novel contest, ganyan. Pero dapat English. Ayan. So may nagawa na akong story, kaya lang, kaya ko naman i-English siya, kaya lang parang kulang yung ano eh. Hindi ko malabas yung oomph eh. Ayan. So imbis na i-translate ko pa, ginawa ko na lang na wordless. Ayan. So nakachamba siya. Tapos naisip ko na, ang sarap palang gumawa ng wordless comics kasi ibang brain muscles yung papaganahin ko eh dun sa paggawa ng wordless na comics. Pupakita na nga lang ako ng ilang ano. Ayan, so magpapakita ako. Ayan, galing to sa isang wordless comics na 14. Bibilisan ko na lang yung story. Ayan, so chapter 1. Kumikita natin may roses, may chocolates, may dinner. Tapos dito makikita natin na sa isang girl, meron siyang tatlong maniligaw. Meron parang chinito, meron parang konyo. Anyway, so dito sabi nila, I love you, I love you, I love you. Tapos yatid siya po, wait, yatid siya sa kotse, yatid siya sa SUV, yatid siya muling na sa pera. Bye-bye, 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 bye-bye. Buong gabi nag-iisip lang siya, sino kaya sa kanilang tatlo yung sagutin ko? Nag-iisip lang siya. Nalagyan mo na lang yung dialogue para masaya. Tapos biglang sa isang frame, may nakikita tayo yung isang lalaki na nagpa-practice siya ng iba't ibang paraan ng pagsabi ng may hat ng mahal kita. Yan, iba-iba yung pag-draw ng heart. Tapos makikita natin na nagpa-practice lang siya sa harap ng salamin. Tumingin siya sa likod, tumingin siya sa window, nakikita natin na kapitbahay niya pala yung girl na maraming matiligaw. Tapos makikita natin na type niya pala itong girl. Pero yung babae, pumapasok sa bahay, tumingin lang sa kanya sandali, pero nisnab lang siya, dire-diretso lang. Isip niya, gusto ko rin siyang bigyan ng flowers, gusto ko rin siyang bigyan ng chocolate, gusto ko rin siyang ihatid. Kaya napagtingin niya sa wallet niya, may lumabas ng nalangaw. So nakatingin lang siya sa window, medyo malungkot siya, tapos idea. Yeah. Takbo siya doon sa drawing table niya, meron siyang ginawa kung ano man. Di pa natin alam kung ano, tapos nag-exit frame na siya. Tapos, isip lang siya, sino kaya sa tatangin ng tatlo sa butik ko? Isip lang siya, may nag-doorbell. Tingin niya sa labas, nandun yung lalaki, kumakaway. Tapos nakatingin lang siya, tapos may kita natin close up. May kinapost pala siya na kanta. Yan, so nakatingin lang siya, nakatingin lang yung girl. Tapos biglang kumanta si kuya, mahal kita. Pero may kita natin na yung pag-drawing doon sa notes, tabi-tabi niya. So ibig sabihin, sinto natin yung pagkanta niya. Yan. So natatawa na si ate, pero bigay talaga itong si kuya, mahal kita. Tawa na tawa yung babae, tawa na tawa yung babae. Tuwigin na siya, pawis na pawis, tawa na tawa pa rin yung babae. Tapos zoom out, pinakita na nagtatawanan na lang sila. Yan. Tapos dito may kita natin na naka-frame na yung kinumpos na kanta, kasal na sila, may mga anak na sila, kanibeta ng nanay nangyari, tatawanan yung mga bata, tinginan sila, kiss sila,
Bilang pumatay na lang, an example siya, pero sintonado pa rin. So, yung mga bata na nakatakip sa tema. Chapter 2. Gising siya sa umaga, good morning, breakfast, bye-bye. Umulis na siya, pasok sa school, parang siya sa work. Yung nanay nagtitrabaho buong araw. Nung hapon, umuwi na yung mga bata, medyo madungis. Nung gabi, umuwi na yung lalaki. Nakita natin na hapon kasi maliwanag pa yung sa window dito gabi na. Tapos dito nakahalikan lang sila, oh, I love you. It's a zoom out, zoom out. Zoom out. Bigla dito may close-up na puno ng balete, tapos may nakaupo na diwata. Nakita natin diwata kasi may hiwa-hiwagan na nangyari sa paligid. Tapos grocery-grocery sila. Kinabukasan, tapos biglang puting niya sa kabilang kahit nakasilip yung diwata. Tapos nagtago. Close-up sa kanya, sabi ng babae, oy, tara na. Sige. Tapos drive siya, nakastop sandali. Biglang tumawid siya, tumawid yung diwata. Tapos humarap sa kanya, tapos nag-smile lang, sobrang subtle na smile lang. Tapos naglakad na. Tapos makikita natin na Pinoy isang tong si Guya. Tapos sabi ng babae, oh, go na. Sige. Tapos work, trabaho, puting niya sa likod niya, oh my God, always meet niya ni Diwata. Nag-iisap siya, punas ng pawis, tumingin siya sa always meet niya. Kaya bukasan, pag-ising niya, ay shit, di siya nag-kiss. So, umalis lang siya, taibig lang siya ng breakfast, taibig lang siya nagliligpit ng gamit. Tataka yung nanay, anong nangyari. So, umalis na siya, kasi sa yung bata. Buong araw, tataka lang yung girl, ano kaya nangyari dito sa kanya? Pag-uwi ng gabi, huy, okay ka lang ba? Okay lang. Tapos hindi na siya nag-hakita. Okay ka lang ba? Okay lang. Sumarap na siya doon, sumarap na siya dito. Tapos iniisip lang ng lalaki yung diwata, tapos natulog na siya. Pero yung girl, buong gabi nag-iisip lang siya. Tapos lumabas na sila, malis na, punta sa work, sumakay ng kotse, lumabas yung babae kasama yung baby, sumakay ng taxi, sabi niya, follow that car. Sinandan niya doon sa office. Sumilip siya. Pagsilip niya, isa-sabi ng lalaki, kausap yung diwata, tago na uli siya. Sumakay ng taxi pa uwi, medyo malungkot. Yan. Tapos buong gabi, tulog na yung lalaki, nag-iisip lang siya kung ano kayo nangyari. Makalipas na ilang buwan, close-up siya lalaki, close-up sa diwata. Yan, sabi ng diwata, alika, sama ka na. Close-up sa kanya, close-up. Eventually, naghawak kami na sila. Kinuha na siya ng diwata, nililig na siya away from the city. Tapos uti-uti gumagawa, pumasok na sila doon sa gubat. Pasok sila sa puno ng balete. Tapos nawala sila doon sa puno ng balete. Nag-vanish na sila. Tapos may kita natin na sinusundan pala siya ng masawa niya. Chapter 3. Gising siya, hindi na umuwi yung lalaki. Gising siya, nahanap ng mga anak, mag-invento lang ng story. Baby, bye. So, lungkot niya buong araw, naisip niya ano nangyari. So, pag-uwi ng mga anak niya, pinipilit niyang maging masaya. Tingnan niya na kung gano'ng ka-important yung paggamit ng facial expressions sa mga steps na ito. So, pag-uwi ng gabi, nakatingin lang siya dun sa pinto. Higihintay. Close-up sa kanya, nakatingin dun sa kinompose na kanta. Close-up, kinuha niya yung kanta. Tinignan niya yung mga anak niya natutulog, tapos napag-trip na siya. Pagdating nung unti-unting gumabi, kinuha niya yung mga bata. Naglakad sila, pupunta sa forest. Punta sila sa puno ng balete. Saya pa ng mga bata, naglalaro. Pasok sila sa puno ng balete. Lakad sila, tapos hulog sila. Nasa underworld na sila. Sa underworld, may parang dagat. Hulog sila. Swimming sila. May nakita silang cave. Swimming sila sa cave. Kasama nila yung baby, ha? Doon sila sa parang may enchanted forest sa underworld. Tapos minsan yung batang lalaki kaya umihi. Dito nag-away na yung mga anak niya, pagalitan niya. Alam niyo, pag nagtatravel, yung gulo na ng mga bata. Dito kailangan niyo pa-dede, dito may halimaw. Ito nag-away na naman niya, pagalitan. Tapos ang layo-layo-layo ng biyahe nila, doon na sila natutulog. Dito may parang mahiwagang cave ulit.
Paglabas niya sa kabila, close-up siya na dun sa babae, tapos nakita niya na nandaan ng underworld, dun yung lalaki at dun yung diwata, tapos may mga ibang diwata pa na nagsaserve. Kasi may paniniwala sa atin na pag in-invite ka ng diwata sa underworld, parang doon ka na eh, tapos never ka nang maalis. So, tonto yung lalaki, ha-ha-ha, tonto yung diwata, ha-ha-ha, gago to. Iniwata yung baby, tapos ha, gulat, gulat, diwata. Lumapit siya, kinuha niya yung kinompose na kanta, close up, tapos bigla siyang kumanta, ang dahan-dahan. Tapos kinanta niya yung kanta ng lalaki, pero may kita natin na perfect na yung pag-drawing sa notes. Tapos naiyak yung lalaki, tapos kinanta niya talaga ng buong puso. Ang ganda, ganda, ganda ng pagkanta niya, tapos naluluhan yung lalaki. Yung mga anak, yung mga diwata na mesmerize, ganda, kasi ito, zoom out. Ganda, 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 ganda talaga ang pagkanta niya. Natapos na siyang kumanta, iyak ng iyak yung lalaki. Punas ng luha, tapos sorry, sorry, tapos pinata niya yung gago ka ha. Tapos tumalikod na siya, tinignan niya yung diwata, tumalikod siya sa kabila. Tapos yung lalaki iyak ng iyak, nung kukuli niya yung anak niya, nawakal siya ng mga diwata, kasi nga never na siya makalis sa underworld. Dito iyak lang siya ng iyak, close up, iyak siya ng iyak, lalakad na palabas. Tinitig niya yung sira-sira ng kinumpos niya kanta. Ngayon, dati may nagsabi sa akin na Manix, ano ibig sabihin ng siopaw na lumulutang dun sa beach niya? Sabi niya, ha, wala na siopaw na lumulutang dun ha. Sabi niya, ayun mo, tinitig niya yung siopaw na lumulutang. Ano ibig sabihin niya? Kaya parang kasalanan ko yan kasi akala ko understood yan na symbol ng pag-iyak. Yung pala, para sa iba ko kong siopaw. So, kasalanan ko yan na hindi ko naisip yan. So, ito may siopaw ulit na lumulutang. Naglalakad na sila malabas, lakad sila malabas sa forest, swimming-swimming, lakad ng roots, lakad sa lumabas na sa pula ng balete, bumalik sa city, bumalik sa bahay, sobrang pagod na pagod, pagod na pagod na sila. Yan, puna sa pawis, pahingahan, pahingahan sa couch, tapos tumama lang sila sa kawalan. Tapos yung isang goal, yung isang baby, hindi niya kumanta ng isang perfect na note lang. Yan, tapos natawa yung mga bata. Tapos natawa rin yung nanay. Tawa na sila. Tapos last frame, zoom out. Yan, nagtatawa na lang sila. Yan, the end. So, what's yung mga stories na ibang-ibang dun sa Kiko Machine kanina? Ginawa ko siyang wordless kasi pag wordless kasi, gusto ko rin sabihin sa inyo na subukan na rin gumawa ng wordless comics kasi sa wordless comics, binibigyan mo ng napakalaking responsibility at power yung reader. Kasi siya na yung mag-i-interpret eh, ng nangyari, hindi spoon-fed yung story. Ayan. So, sa minsan kami mga lumalapit sa akin na tinatanong nila kung tama ba yung interpretation nila ng wordless comics na nabasa nila. Tapos sinasabi ko na kung ano man yung pagkaitindi mo dyan sa nabasa mo, tama yan. Ayan. Walang tama, walang mali. Kung ano yung na-gets mo dyan. Yeah. Thank you.